Formal lang hinati sa dalawang bagong distrito ang Metro Lipa District. Ang nasabing pagkahati bilang Southern at Northern Lipa Districts ay tanda ng nagpapatuloy na pag-unlad sa pananampalataya at pagtatapat ng mga Adventistang miyembro sa dating Metro Lipa District. Ang paglawak at pagtatagumpay ng kanilang gawain doon, balitang may pag-asa ni Theresa May Faina. Bilang opisyal na pagdadeklara ng pagkakaroon ng dalawang distrito ng Metro Lipa District of Seventh-day Adventist, nagkaroon ng pagsasama-sama ang mga kapatiran sa isinasagawang District Fellowship and Turnover Ceremony sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City. Halong lungkot at kagalakan ang nararamdaman ni Katie Pereza at Felix Pabellon, mga Adventist ng miyembro ng Metro Lipa. Bagamat ang pagkakahati ng distrito ay nangangahulugan na limitadong pagkikita-kita ng ibang mga kapatiran, nangangahulugan naman ito ng paglago ng gawain ng distrito sa lokalidad ng Lipa. Ako po ay malungkot dahil maghihiwalay-hiwalay na po ang mga churches dito sa Lipa, Metro Lipa District. At ngunit ako ay masaya dahil dito nakikita na ang bawat iglesia ay lumalago sa pananampalataya. Nalulungkot pa ako dahil dito po sa Metro Lipa ay napakasaya ng magkakapatiran para sa paglingkod sa Panginoon. Subalit ako po ay naging masaya na rin po sapagkat ito po ay kalooban ng Panginoon upang maglingkod sa ating mga kapatid at sa mga hindi natin kapananampalataya. Ang Metro Lipa District ay kasaklukuyang binubuo ng 8 iglesia, 3 organized company, 1 approved company at 1 worshiping group na patuloy na nagsusulong sa gawaing espiritual sa iba't ibang parte ng Lipa, Batangas. Bagamat patuloy ang pagkilos ng bawat miyembro sa kanilang layunin, nakita ng pamunuan ng distrito ang kapasidad at potensyal ng distrito kung ito ay hahatiin sa dalawa. Sa pagtaas ng pagtatapat ng mga kapatid sa kanilang pagiging katiwala, ito'y kapahayagan na sila'y lumalago spiritually. At ito din ang dahilan kung bakit ang distrito ay nararapat ng mahati sa dalawa upang lalo pang maging mabilis ang pagkilos ng gawain. Ang mga iglesia ay hinati sa dalawang distrito ayon sa dami at sa lugar na kanilang pinaglilingkuran. Pamumunuan ni Pastor Ramelito Pernia ang North Lipa District at si Pastor Rodel Honorica sa South Lipa District. Tunay na nagagalak naman si Pastor Rodel Honorica sa mga susunod pang aktibidad at gawain ng distrito. Tayo ay naghahanda sa susunod na malaking gawain sa taong 2024 bilang Year of Evangelism. Ang mga aktibidades na ating inihanda ay mga pagsasanay sa ating care group na nakapokus at sentro sa evangelism. Samantala, ang programa ay nabalot naman ng mga makalangit na mga awitin mula sa iba't ibang simbahan, mga testimonya ng papuri at pasasalamat. Gayon din, pinangunahan ni Pastor Dave Morado ang turnover ceremony, pati na ang commitment message at prayer. Sa pagtaas ng gawain ng Metro Lipa, isang pagpapala sa karamihan ng oportunidad upang lumago at magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Hindi lamang isang oportunidad, kundi isang hamon na humayo at ipalaganap ang Ebanghelyo sa ating mga pagtugon sa layunin ng Panginoon sa kanilang gawain. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Theresa May Faina, nag-uulat para sa Hope Today, NTUC News.